gusto ko mapalayas ang pamilya mo sa ari-arian ko. Magpakalayo-layo sila. Sa akin at sa pamilya ko. Sesetapan mo sila ng krimen. Nakawan mo ang kaha ng kasa. At yung makukuha mong pera, ipaplanta mo sa bahay na tinutuluyan ng pamilya mo. Para kapag nakapagpa-imbestiga ako, huli ang pamilya mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako magsasampa ng kaso. Papalayasin ko lang sila. Batang yun. Bakit? Ina! Ina! Ano yan? May mga pulis. Takong! Takong! Ano nangyari? Tais ko. Nakita mo ba si Ina? Ay, si Ina po nasa ospital. Ano? Ano ba nangyayari? Si Ina po, safe po siya. Si Sir Angelo po yung nasaksak. Buti dumating si Kuya Kaloy, nadala agad sa ospital. Ano? Kaloy, sandali eh. Hindi kita maintindihan eh. Madam, nataranta po kasi yung kasama ko eh. Siya po yung may gawa. Nasaksak po si Sir Angelo. Pero nadala ko naman po si Sir Angelo dito sa ospital. Ano? Ano nangyari? Si Angelo daw nasa ospital. Nasaksak sa kasa. Sandali. Si Kuya. Lia! Stay here. Yaya, ikaw ang bahala sa kanya. Pero pa! It's gonna be fine! Opo, tayo kayo lang po ang kapatid si Kuya.
Mabuti na lang po talaga nandun si Kuya Kaloy eh. Tay, pwede bang umuwi na lang muna ako pag nakita ko nang okay na si Angelo? Opo, tay. Angelo! No. Nasa ka na yung charge mo. Hi. Papasok na ho ba natin siya? Oh, sige, papasok na. Kasi delgado yung sitwasyon. Salamat po, Dok. Bebe, Bianca, paano mong nalaman? Napanood ko na po sa TV. Sobrang natakot ako. Akala ko mawawala ka na eh. Hintay ako ng hintay ng tamang panahon. Pero paano kung wala nang natitirang panahon? Sobrang pagsisisihan ko. Kung hindi ko tinanggap yung pagmamahal mo, tapos nawala ka. Mahal na mahal din kita, Ina. So, may sabi naman ng doktor. Sina, okay na. And gusto ko lang sabihin na si Ina, girlfriend ko. I'm really happy for the both of you. Thank you.
sure na bigla lang si Claudia. Okay lang daw. Bebeng ka. Salamat sa pagdalaw. No problem. I'm glad to know you're okay already, ah. Kaya lang naman talaga pumunta dito para malaman kung okay ka. Madam, naligtas ko naman po si Sir Angelo eh. Nadala ko na po siya dito. Love moves in mysterious ways. Gasgas man, pero sa nangyari sa akin ngayon, totoong-totoo yun. Surprise! Welcome back, Sir Angelo! Dadan! Dahil iba talaga pag nahanap mo ng girl of your dreams, kahit anong sakit, mabilis kumaling. Gano'ng kasimple yung mga bagay, nagiging napakasaya na rin. Aray! Oh, I'm sorry! Sorry! Looking for properties here in Punta Verde since I arrived. At Claudia, may nakita ko. Gusto ko siyang bilhin. Claudia? I'm sorry. Is everything all right? Iniisip ko lang si Angelo. Siguro dahil nanay ako, kaya nagkakaganito ako. Eh, hindi ko maiwasan mag-alala kung bakit ang cheap ng taste niya pagdating sa mga babae. Well, worrying is normal. Lalo na diba sabi nila, mana-mana lang yan. I mean, siguro nung kabataan mo, dahil sa ganda mo, Claudia, I'm sure, ang daming naniligaw sa'yo. At sigurado ako na sumakit ang ulo ng mga magulang mo. Yun ang namana sa'yo ni Angelo. Kung sa bagay, hindi ko naman masisisi ang mga anak ko kung namanan nila ang appeal ko at maging habulin sila, di ba? Anyway, you were saying? Gusto kong mag-invest ng property dito sa Punta Verde. Okay. Sabihin mo lang sa akin kung ano yan, amor, at kayang-kaya kong gawa ng paraan para mapasayo kagad. Ito. Naku, nabili na yan ng Buena Corp. Kasi prime property yan eh. Oh, sayang naman, nabili na pala ng Buena Corp. Ah, okay. Siguro i-consider ko na lang yung property na ibinibigay sa akin ni Mrs. Alameda. May binibigay sa'yo si Leonora? Mm-hmm. Ito, oh. Sabi ko nga sa kanya,
bibilin ko na lang. Pero ini-insist niya na ibibigay niya daw sa akin yung property. Alam mo, Amor, tignan mo naman yan. Ang kapiranggot. Pwede ko namang ibigay sa'yo kung ano yung gusto mo eh. Huwag mo nang tanggapin yung kay Leonora. Talaga? Oo naman. At alam ko, Amor, kapag napunta sa'yo yan, tataas ang value ng lupa. Magiging doble o triple. At syempre, magiging partners naman tayo, diba? At saka, Amor, atos ko naman, ang kakapiranggot na binibigay sa'yo ni Leonora, mas maganda mga properties na meron ako kaysa sa kanya. Claudia, may isa pa akong gusto. Yan. Gusto ko yan. Diyan nakatayo yung mansyon namin eh. Really? Mm-hmm. Oh, what a coincidence. So, how much are you willing to sell your place? Ano na, Ina? Tara na! Sige, sunod ako. Mabilis lang. Late na tayo. Sige. Matagal ka pa ba? Sandali lang. Wait lang. Tara na. Bestie ka ba? Medyo. Bakit? Pwede mo ba akong samahan? Sige, mamaya. Pero saan? Sa habang buhay natin. It's not for sale. Oh, too bad. Well, I understand. Siguro maghahanap na lang ako ng ibang property. Oh, miss. Excuse me, Mrs. Alameda is on the phone right now and tinatanong niya kung okay na daw po ba yung property na pinakita niya sa inyo. Alam mo, Amor, alam mo, naisip ko lang ngayon ha. Parang timing din eh. Parang kailangan ko ng mas malaki, mas bagong mansyon. Parang change of environment pa. Thank you, Claudia. So, when do we sign the papers? I'll just call my lawyer. I'll tell him to get in touch with your office. Okay. Roma, kindly tell Mrs. Alameda na wala na akong bibiling property sa kanya. Okay, miss. Yes, hi. Pwedeng paki-ready naman ang mga papeles at documents para sa mansyon? Ibebenta ko na kay Amor. Okay, thank you. You're selling my mother's house without even consulting me? Teka, that's my house! Eduardo, sa pagkakaalam ko naman, conjugal property to, hindi ba? Mag-asawa tayong dalawa, so ibig sabihin, sa ating dalawa to. Yun na nga eh, mag-asawa tayo. Hindi ba dapat kinukonsulta mo ako bago ka mag-desisyon ng ganyan? Eh, wala naman akong choice eh! Binibili ni Amor yung bahay. Hinihingi niya sa atin. Kapag hindi natin binigay yon, uunahan na naman tayo ni Leonora. O ikaw ba hindi mo pagbibigyan si Amor? Ano bang gusto mo? Siya pa yung makiusap sa'yo? Eduardo, wala tayong choice. No. The house is not for sale.
Ang love, gaya ng pagluluto. Hindi laging exact measurements. Minsan, dinatan siya, tinitikman. Pero pag tama na ang timpla, perfect na. Kagaya ng pagmamahal ko sa girl of my dreams ko, tama ang timpla. Kailangan natin ibigay yung bahay. Kung ayaw mong mapikon siya sa atin, at kung gusto mong magtuloy-tuloy yung magandang samahan na nasimula natin sa kanya. Kung iisipin mo, dapat lang ibenta na natin yung bahay. Please, Eduardo. Huwag mo naman sayangin lahat ng pinaghinapan ko sa Buena Corp. Yan ang buong Punta Verde. Ayun! Tignan mo yan, oh! Tara, tara! Uy! Thank you dahil dumating ka sa buhay ko. Thank you for giving me the chance to love you. At syempre, salamat din sa pagmamahal mo. Pangako ko, ipaglalaban kita. Hinting-hindi kita sasaktan. I love you, Ina. Iingatan ko ang puso mo. At pangako sa'yo. Ikaw lang. Mahal na mahal din kita, Angelo. At kahit na anong pagsubok pa yung dumating, hindi ako susuko. Ipaglalaban kita. Pangahawakan ko itong pagmamahal na meron tayo. Ang pag-ibig ko, palagi lang sa'yo. Pangako sa'yo.